ayaw pa namin. Okay, yung Tagalog, huwag mo akong gamitin pag wala kang ikabalo sa akin. Welcome back to my channel and sorry, mayroon po ako na makapag-upload or nakapagawa ng video because I'm very busy with my work, you know, naman marami pa rin sudlayunon at marami pa rin mga busy schedule kasi alam mo na pag ano, musician at saka business woman, mahirap talaga ang buhay, no? So, ngayong hapon na ito ay ating video ko po ay ipapakita ko sa inyo ay isang interpretation ng Tagalog to English and English to Tagalog or Bisaya to English. Ayan. So, enjoy ang video na ito kasi ang mga words na gagamitin po natin ay ang words na galing sa aking mga caption. At ang mga caption na iyon ay ang mga hugot caption na galing sa aking Facebook account. Ayan. Yes, mga maling, ang atong game karon is that ang ako ang mga pasumbingay. When we say pasumbingay, that is the words of the day, the quote of the day. And that hugot pasumbingay, we are going to translate it in Tagalog. And we're going to translate also in English. So, ayan, alam kong mag-i-enjoy tayo nito kasi excited ako sa vlog na ito. Mga kaigalan, may hapon ka natong tanan. And ladies and gentlemen, we are going to witness our guest for tonight. Ang atong bisita karong hapuna is walay lain ang akong kababata, ang akong amigang, ang isapod kahugyuwera, iskwatera, o nagdako kini sa Gamaw area. When we say Gamaw area, maukini ang nagdako sa mga kanang rumansahanan o sa kanang mga gold star ng mga bar nga dito sa Unabata Pami. Dito gini siya nagdako. Muning iskwater gini siya kay mamugno ay gini siya na noon gini siya nga mamugno ay dito sa ilangang lugar. Isa siya ka supervisor, she's a manager, and she's a franchisor of Lady Revita Salon. Ladies and gentlemen, please help me welcome Miss Jason Valbuena. Hello, manager. How are you? I feel nerve-wracking because, you know, I don't love you, me, madam. Nerve-wracking. Nerve-wracking. So my heart is so very brave. You're very good in English. Yes, I am a good madam. Yeah. That's why ko gid ang ako na feeling nga mahimong guest karong hapon. Okay, kabalo ko. Ma-enjoy gid ang ako ang mga tao gid sa ato ang mga viewers. Kumusta man ang imo ang life as a manager? Actually, my life na as a manager, very happy and I'm very contented with who I am now and I'm very thankful because of you. So how's your life suffering from the lockdown season? My life suffering lockdown season is, we all know that this lockdown is a lot of trials and a lot of, what we call this in Bisaya, pakakumbaga, a lot of pahinomdom sa tuwang tanan. Yes! Na even you are successful, but always remember from God. Mogi na makadaong siya kag Miss Gisaw na, no? Bisag di kay kagwapa. No? Kaya ito mo ginasa ko ang pagka mga eramad na. In fairness, blooming lang yapon ka din yung kamahalata nga na lockdown na, no? O, madam, ito pahalata aron yung no, nagwapa lang gihang. Ay, correct! So, karong hapon, atong si Jason ang mutabang sa ako para po liwanagan ta sa mga pasumbigay nga akong ikahatag karon. Adlaw Sabado kayod na pod ko samtang buhi pata paningkamot og taman ayaw pagsalig sa uban hashtag working Saturday hashtag see you all clients. Perfect. Tagalog Tagalog no? Tagalog po madam. Tagalog mo. Ngayong Sabado, kailangan nating magtrabaho at hindi tayo dapat maging magsipag at magtiyaga at hindi tayo magsalig sa iba. Tagalog po, madam. Mag-asa sa iba. Huwag ka nang umasa sa iba para magkapera ka. Huwag kang magnakaw. Ay, pwede na ba yung ayan! Okay. Ang kwarta makit-an ra, ang kasakit sa dughan dili gyud mabayran. Hashtag why puangod. Hashtag why ikabalos. Hashtag traidor.
aray. Tagalog. Ang pera ay makikita lang, pero ang pagmamahal at ang utang na loob ay hindi mabibili ng pera. Hashtag walang utang na loob and hashtag hashtag walang ikabalos. Ayun sa mention. Hashtag basta. Now, translate into English. Can you repeat the question? Oh, repeat the question, Manisha, oy. Okay. Ang kwarta makit-an ra, ang kasakit sa dughan dili gyud mabayran. Why po hashtag why po angod? Hashtag why ikabalos? Hashtag chaydor. In English is you can find money as long as you can work hard, so you can find money. But if you are a good person to your neighbor, you can never make a bad thing for him, because she or he can give you always a good thing. So you need to chase of them whatever good or wrong said I. Thank you. Ampo tang tanan aron mahuman na jud ning suliran nga atong gisagubang. Dili kay mag-ampo ra ta og ma-ACQ na punta. Hashtag have blessed Sunday. Hashtag see you all clients. Ayan, madali na talaga yan. Kailangan natin talaga magdasal araw-araw. Hindi tayo magdasal kung talaga nangangailangan lang tayo. Yung meron lang ECQ or mga hindi lang ECQ, my yung mga dumarating sa atin ng mga sa panahon, bagyo, baha. So kailangan talaga natin magdasal kahit walang mga kalamidad na mga nangyayari sa atin. We always pray to God kahit mabuti ang ating kalagayan. O, maulat to. Tama ka to. Wow. Correct. Okay, madam, translate it into English. We should always pray every day. We should not pray if we encounter this pandemic, because the most important is The most important is prayer is the most cleansing therapy of our heart and soul. Correct. Question, Tagalog. Ikaw mag-Tagalog, ani madam. Dalawa naman nun. Ako lang mag-English. Okay. Labaw ka manigis okay. Sa dinagay mo. Dili maayo ang sobra kabuutan kay ila dayon kang pahimuslan. Hashtag working Saturday, hashtag ayaw panghimulos. Okay. In Tagalog, huwag kang masyadong mabait sa inyong kapwa-tao, dahil pag sobra kang mabait ay tatrayuran ka nila at aabusihan ka nila ng sobrang-sobra. Okay, karon. English. Karot. Dili maayo ang sobra kabuutan kay ila dayon kang pahimuslan. Hashtag working Saturday, hashtag ayaw panghimulos. Being a good person is not good always. You are be a good person to your neighbor or your friends, because sometimes our friend, the people around us, you don't know who is honest or loyal to you or good. Always remember that they have a people traitor of you. Duh. They have a traitor of you. They have an insecure of you. Trust to yourself always, because always remember, think first before you click. Okay, next is Mada, Itagalog ni mo. Okay. Ikaw magtagalog. Wala gyud na ko damha nga ing ani ka bongga samtang buhi pa ta hala pahulagway na mo dinhi a. The biggest mosque in the Philippines, Cotabato City. Tourist spot. Tagalog. Yes. Hindi ko talaga inaasahan na may ganito palang magandang tanawin dito. Kaya habang buhay pa tayo, kailangan talaga natin mag-wellness ng pera at pumunta dito. Para makapapicture tayo, para makita natin ang magandang tanawin sa Cotabato. Kasi ang Cotabato ay napakamagandang tanawin. And I, thank you. Now, madam, English. Nagka-write ka. Okay. I'm not expecting it. I can
visit here in Cotabato City. I think this is my first time and I really appreciate the place. It's very amazing because there is a big mosque or what we call this church in their place, and I know that everybody is wanted to go there, but there is a molecules, that's why they cannot go because of the Bangbang Karades. Okay, next. Ang taong imuslanon, diligyod magmalampuson, ayaw panghimulos o wa kay ikabalos, hashtag ayaw palabi. In Tagalog, huwag mo akong gamitin pag wala kang ikabalos sa akin. Kasi pag sobra mo akong ginagamit, masobra mo akong gagamit, hindi ka maunlad sa buhay. Anak! Hashtag mangga. Hashtag mangga. Mangga ba? Okay. Jason, in English, ang taong imuslanon, diligyod magmalampuson. Ayaw pang himulos o wakay ikabalos. Hashtag ayaw palabi. Okay, the English is, if you are a person always take advantage to your friends or your family, you should always be, you change a good thing or do you change to have a receipt for her or him to receive a good home sarai. Because if you are always to take advantage, you are very insecure. You never be to become a successful one day because you're always be insecure always. Ako pagupiton, kamo akong pagwapahon with the famous client Ara and Angelica Cajes. Hashtag Basaleyo Hamoy Kayo. If I will be your stylist, you will renovate your beauty. Tama. Wala pala gito na Tagalog ay. Isa dapat ikaw pa mo Tagalog ang to. Siya? Ikaw, yung ikaw sumadya. Sama rin ako sa siya ako Tagalog. Ito yun kung ako'y magupit. Hashtag renovate. O sabi ka na, B. Siya Tagalog sa renovate. Go! O, Tagalog, go. Ako na? Repeat the question sa. Sabto sa natong tama. Kung ako pagupiton, kamo akong pagwapahon with the famous client Ara and Angelica Cajes. Hashtag Basaleyo Hamloy Kaayo. Kung ako ang inyong pagupitin, you may sigurado ako na mas gaganda pa kayo. Mas ikagaganda pa kayo. Kung ako ang magupit sa inyo, mas ikagaganda pa ninyo. Hashtag Gahotera. Thank you. Ah, correct. Ilabti ang kwarta nga dili ang muha. Aron dili taka ipasilda. Hashtag kawatan. Hashtag ayaw pugsa og di makaya. Hashtag word of the day. Wag mong galawin ang pera ko kung hindi sa'yo. Dahil pag ginalaw mo yan, siguradong masiselda ka. Hindi lang masiselda ka, makakarma ka pa. Para hindi ka maselda, wag kang magnakaw ng perang hindi sa'yo. And thank you. Madam, in English. In English, don't touch the money if that is not yours. And don't tip, because if you will tip, you will go to Celda 14. You will be in prison, and you will be in prison. Tama lagi. You will be in prison, and in the lifetime imprisonment. If you have not kanang English, madam, English. If you cannot pay me your 108,000, then go to the Celda. Kisa magina, madam. Basta. Kaya ka to, madam. Wala gito ni muna kulatahan. Happy to yung tabog. Noon na yung kaito siya. Ako lang yung gipungan kasi machismis ko. Imo na yung gipungan. Nakasakay yung kaog ka ng patrol car. Oh, gani. First time ko na. Ikaw, best. Nakasakay na ka, Jason, og patrol car sa una. Yes. Di ba namunal man po kag high heels na kadugo ang ulo sa bangag? Yes, you did. Now, my first question is my question is based on the environment.
based on the environment. Now my question is, what is your what can you say about the earthquake that is happening right now in the Philippines, particularly in the coming future? There is a so-called earthquake here in Davao City. A big earthquake and then 10.2 magnitude. Sana mo know. Okay, I don't care about the 10.2 magnitude as long as we always remember, no matter what happened of our country, especially here in Davao, here in Philippines. I think we experienced that kind of earthquake. I think that is to become a realization of us, to each other, that we need to go back to the God. We always pray to God that whatever happens in our life here or in this world, always remember that God. Always be prayer, because prayer is a powerful and that is the best weapon of our life. How are you going? How are you going to explain the blind child what is a real love? How are you going to explain the blind child what is a real love? Or basi ang imong question is ani kanang the blind. Oh, how can what you is the real the blind child? Oh, no. How are you going to translate in Tagalog? Okay. Paano mo ipahihiwatig sa isang batang bulag ano ang totoong pagmamahal? I can explain to a blind child the real love is true. How can you express your true love to a blind child? True caring the child, in caring through actions. Okay. And through actions, in a way of carrying her or him, I will eat a food to her, and I will give the ensigeda, then the money. Yes, I will give the money to buy, and I will basta uy na gusto ko. Ang sapa man. Okay. Makes common sense not common. Aray. Katong sa. Dili mag-cut. Dire-diretso na gud ni. Dire na istahan ko gamay. Common sense is like something that common. If you sense the common, that is a common. So you need to sense the common, that is common sense and common. That's it. Common sense, mato. What is common sense and not common sense? Common sense. Common, you need to sense the common, and that is not the common, so you need to sense what is not common sense. Okay, my question is, how are you going to explain that to your staff or co-worker that you never be tip the money if the money is not the owner of the it's not the owner of the salon? What is my advice? Yes, that's a correct word, advice. Okay. You want me to repeat the question? The best advice that I should give to them, to my staff, is that they should not give the money if that is not them and they are not the owner of them, because I believe in the saying that ang pagnakaw ay malaking kasalanan sa Diyos. I will tell them that they should work on it with honesty, loyalty, and determination. Because if you are honest to your word, then that is one of the reasons you make your dreams come true. Wow.
That is my advice. So that's why you are a very successful now, madam. Because I'm not a matinggera. Always remember, we never matinggera, we never keep the money. It's not yours. Isa rin ang awat. Basta lang. Dito po natatapos ang aming video ngayon and sana po nag-enjoy kayo and sana po napanood nyo lahat na ito. To all my subscribers, don't forget to subscribe, like, and share my video. Ito po si Leo Rivita, ang babaeng Hopiwera. At ang kasama ko ay si Jason Valvena, ang Esquire.